Marshall Peak, Kabanata 4133, Lihim na Hangarin. Sa gabi, si Chi Xing at ang iba pa ay nakaayos na. Sa isang palasyo, nakatayo si Zhao Baichuan sa harap ng bintana at tumingin sa malayo. Si Chen Tianfei ay nakatayo sa likuran niya nang walang sinasabi. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga si Zhao Baichuan. Napakagandang tanawin. Old Chen, ano sa tingin mo ang lupain ng Kikiao? Hindi alam ni Chen Tianfei kung bakit ito tinanong ng head chief, kaya't nag-isip siya sandali at sinabi. Ang Seven Great Province Spirit ay nagsilang ng Yin at Yang at ang Five Elements, na napakabihirang. Higit pa rito, ang lupain ng Kikiao ay naging pinamamahalaan ng Kikiao Heavenly Monarch sa napakaraming taon. Bagamat ang lupain ng Kikiao ay hindi kasing ganda ng pinagpalang Grotto Heavens, ito ay itinuturing pa rin na pambihira sa mga second class na puwersa. Tumango si Zhao Baichuan at sinabing, nakapunta na rin ako sa headquarters ng ilang second class na puwersa. Ang lupain ng Kikiao ay dapat ituring na average sa lahat ng second class na puwersa. Mapait na ngumiti si Chen Tianfei. Kung makakayanan ng Chi Xing ang pressure at mapangasiwaan ito ng mabuti, maaaring hindi na ito mas masahol pa sa lupain ng Kikiao pagkatapos ng maraming taon. Sa kasamaang palad, sunod-sunod na dumating ang Sword Pavilion at Thunderlight, kaya kinailangan naming maghiwalay ng mundo kasama nila. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Crimson Star ay isang second-rate na puwersa, at gayon din ang Sword Pavilion at ang Thunderlight Sect. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay may mid-grade Heaven Opening Realm Masters at maraming mababang grade Heaven Opening Realm Masters. Ang Star Market ay bahagi rin ng spiritual state. Gayunpaman, kapag nagtipon ang tatlong puwersa, natural na magkakaroon ng maraming salungatan. Pagkatapos ng lahat, walang puwersa ang maaaring mangibabaw at mabilis na umunlad. Ito rin ang dahilan kung bakit mas mababa si Chi Xing sa lupain ng Kikiao. Magiliw na ngumiti si Zhao Baichuan. Sa kabutihang palad, wala na ngayon ang Sword Pavilion at Thunderlight, at si Chi Xing lang ang ligtas at maayos. Pero wala na rin ang ating Star City. Si Chen Tianfei ay may nag-aalalang ekspresyon, at sa tuwing naiisip niya ito, sisisakit ang ulo niya. Ang Star City ay nilamon ng fog ng Great Cosmological Abyss, na nahahati sa hindi mabilang na mga piraso at tuluyang nawala. Hindi alam kung saan titira si Chi Xing sa hinaharap, at hindi nila maakay ang isang grupo ng mga tao na gumala sa 3,000 mundo. Hanggat may mga tao tayo, makakabalik tayo. Puno ng kumpiyansa ang mukha ni Zhao Baichuan. Tama si Head Chief. Magalang na sabi ni Chen Tianfei. Ngunit Head Chief, dahil narito tayo upang humiram ng mga tropa, bakit mo ako pinigilan na ipaliwanag ang sitwasyon sa lupain ng Kikiao? Si Yang Kai ay napakatuso. Kung patuloy tayong magantala, maaari siyang makatakas anumang oras. Huwag mo nang banggitin muli ang tungkol sa paghiram ng tropa. Ikinaway ni Zhao Baichuan ang kanyang kamay. Sa ngayon, hindi tayo ang naghahanap kay Kikiao para manghiram ng tropa. Siya ang naghahanap sa atin para manghiram ng tropa. Si Chen Tianfei ay hindi tanga. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang marinig iyon. Head Chief, ibig mong sabihin? Humalaklak si Zhao Baichuan. Ngayon lang sa piging, pinag-isipan itong mabuti ng haring ito. Hindi ba't si Yushu siya ng Flying Smoke Hole Master? Isa rin siyang 5th Grade Heaven Opening Realm Master. Ang Flying Smoke Hole ay nasa karatig teritoryo, sa tabi mismo ng lupain ng Kikiao. Tumango si Chen Tianfei at sinabing, malamang na mayroong maraming alitan sa pagitan ng mga kapitbahay. Nauna nang sinabi ng Kikiao na dumanas siya ng ilang mga pinsala sa kanyang mga unang taon, at maging ang protection array ng lupain ng Kikiao ay nasira. Natatakot ako na may naamoy si Yushushan, malansa at gustong kunin ang pagkakataong ito para isama ang lupain ng Kikiao at palakasin ang sarili. Sinabi ni Zhao Baichuan. Iyon din ang iniisip ng haring ito. Marahil ay hindi mo napansin sa piging ngayon lang, ngunit sa Venerable Protectors ng lupain ng Kikiao, apat ang 4th Grade Heaven Opening Realm, at ang natitirang tatlo ay 3rd Grade Heaven Opening Realm lamang. Nag-isip si Chen Tianfei at nalaman na ang sitwasyon ay talagang gaya ng sinabi ni Zhao Baichuan. Ang tatlong 3rd Grade Heaven Opening Realm ay ang Venerable Protectors ng Fire Spirit Land, Water Spirit Land, at Metal Spirit Land. Sa oras na iyon, wala siyang pakialam, ngunit ngayon ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. Ang 3rd Grade Heaven Opening Realm ay Lower 3rd Grade Heaven Opening Realm lamang, kaya paano sila magiging kwalipikadong maging Venerable Protector? Bahagyang ngumiti si Zhao Baichuan. Kung tama ang hula ko, ang lupain ng Kikiao ay dumanas ng malaking pagbabago noon. Ang naunang tatlong Venerable Protectors ay dapat na namatay, at ang tatlong 3rd Grade Heaven Opening Realm ay pansamantalang itinalaga ng lupain ng Kikiao upang punan ang mga numero.
Biglang naunawaan ni Chen Tianfei at nang bobola. Ang mga mata ni Head Chief ay kasing talas ng mga sulo. Kung talagang gaya ng sinabi ni Head Chief, kung gayon ang lupain ng Kikiao ay talagang may intensyon na humiram ng mga tropa sa atin. Pagkaraan ng ilang sandali na pagmasdan ang kanyang ekspresyon, sinabi niya. Balak makialam ni Head Chief. Ngunit ano ang may dudulot nito para sa ating Crimson Star? Kung tutusin, ito ang kanilang personal na sama ng loob at pakikibaka. Kahit na tinulungan natin ang lupain ng Kikiao na harangin ang pag-atake ng Flying Smoke Hall, higit sa lahat ay magpapapasalamat lamang ito sa lupain ng Kikiao. Na si Yang Kai ay may hindi mabilang na kayamanan sa kanya, at siya ang pag-asa ng aking Crimson Star na babalik. Malamig na bamantong hininga si Zhao Baichuan. Paano kayang pakialam ng haring ito ang pasasalamat ng lupain ng Kikiao? Itinaas niya ang kamay niya at tinurong paarap. Old Chen, ano ang tingin mo sa mundong ito? Kung babaguhin natin ito at tatawagan itong Crimson Starland, hindi ba mas mabuti iyon? Lumukso ang puso ni Chen Tianfei, at biglang lumaki ang kanyang naningkit na mga mata dahil sa tambak na taba sa kanyang katawan. Dahil marami nang sinabi si Zhao Baichuan, paanong hindi niya maintindihan ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita? Gusto ng Head Chief na sakupin ang lupain ng Kikiao. Noong una, medyo hindi siya mapalagay. Pagkatapos ng lahat, ang lupain ng Kikiao ay hindi isang malambot na persimmon na maaaring masahin sa kalooban. Nagkaroon din sila ng 5th grade heaven opening at ilang 4th grade heaven opening. Hindi pa banggitin, ito ang kanilang headquarters. Ang pagnanais na gumawa ng gulo dito ay katumbas ng paghila ng mga kastanyas mula sa apoy. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang bagay na ito ay talagang may maraming potensyal. Ang Flying Smoke Hall ay pinagnanasaan ang lupain ng Kikiao. Kung maaari nilang samantalahin ang katotohanan na ang magkabilang panig ay nasugatan upang biglang gumawa ng hakbang, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon na agawin ang kayamanan ng lupang ito. Hindi nakakagulat na ang Head Chief ay nagkusa na hilingin na libutin ang lupain ng Kikiao pagkatapos ng piging. Mag-iinspeksyon na pala muna siya. Mabilis na tumibok ang kanyang puso at hindi maiwasang matuyo ang kanyang labi. Ang ekspresyon ni Chen Tianfei ay parehong kinakabahan at nasa sabik, lihim na hinahangaan ang kabutihang loob ng Head Chief. Bukod dito, kung maaagaw nila ang treasure land na ito, ang halaga nito ay hindi hihigit sa pagkuha ng buhay ni Yang Kai. Hindi pa banggitin na hindi nila alam kung saan tumakas si Yang Kai, pero nasa harapan nila ang lupain ng Kikiao. Paatras ng isang hakbang, time niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Head Chief, mangyaring humingi ng mga tagubilin. Ako, si Chen Tianfei, ay tiyak na iaalay ang aking buhay upang suklian ang kabutihan ng Head Chief sa pag-aalaga sa akin. Tumawa si Zhao Baichuan at tinapik ang balikat ni Chen Tianfei. Hindi pwedeng madaliin ang usaping ito. Kailangan pa nating magplano ng mabuti. Paglingon niya, pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa ibaba. Mahina niyang sinabi, panahon na para magkaroon ng lugar na matirhan. Kasabay nito, sa isa pang bulwagan, ang Kikiao Heavenly Monarch ay tahimik na nakikinig sa ulat ng Earth Spirit. Dati, inayos niya na dalhin ng Earth Spirit ang mga taong Crimson Star upang libutin ang lupain ng Kikiao. Ito ay dahil ang Earth Spirit ay napakametikuloso at nakamasid sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Pagkatapos makinig, ang Kikiao Heavenly Monarch ay nagtanong, "May nakita ka bang mali?" Umiling ang Earth Spirit at sinabing, "Wala akong nakitang mali. Ang mga taong Crimson Star ay kumilos ng normal sa daan. Walang mali, ang Venerable Guardian ng Earth Spirit Land ay isang nasa katanghaliang gulang na babae." Nang marinig ito, napakunot ang noo niya at sinabing, "Heavenly Monarch, ang mga taong Crimson Star ay kailangan lang pumunta sa aking lupain ng Kikiao sa oras na ito. Ito ba ay isang bitag?" Ang Kikiao Heavenly Monarch ay tumingin sa kanya at sinabi, "Alam ko kung ano ang iyong ikinababahala, ngunit ang mga taong Crimson Star ay napakalayo mula rito. Bukod dito, sa pagkakaalam ko, wala silang koneksyon sa Soaring Smoke Hall. Ang hindi mataas ang posibilidad na magkapit-bisig sila para saktan ang aking lupain ng Kikiao. Siyempre, hindi natin maaalis ang posibilidad na ito. Kailangan nating mag-imbestiga ng mabuti. Okay lang basta alam ng Heavenly Lord kung ano ang gagawin." Tumango ang babae. Ang Earth Spirit Venerable Guardian ay inihampas ang kanyang kamao sa mesa sa tabi niya at galit na sumigaw. "Kalokohan, kung hindi dahil sa paghihimagsik ni Shu Huang na iyon, ang aking lupain ng Kikiao ay hindi mahuhulog sa ganoong paraan. Kung ang porma sayon ay buo, ang Yushu siya na iyon ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Kinailangan ng isa na magbayad ng malaking halaga upang masira ang defensive formation ng isang lupain ng Kikiao." Walang nakakaalam kung saan narinig ni Yushu Shan ang balita,
Ngunit nang malaman niyang nasira ang defensive formation ng lupain ng Kikiao, sumugod siya na parang pas ang amoy dugo. Sa nakalipas na ilang taon, ang dalawang panig ay nagsagupaan ng hindi bababa sa 20 beses, at ang magkabilang panig ay natalo. Kahit na ang Soaring Smoke Hole ay hindi nakakuha ng anumang kalamangan, ang defensive formation ng lupain ng Kikiao ay mas mahina. Hindi magtatagal bago ito tuluyang nasira. Labis na nagdilim ang mukha ng Kikiao Heavenly Monarch nang marinig niya ang pangalan ni Xu Huang. Kahit na si Xu Huang ay nasaktan ng husto ng Kikiao Heavenly Monarch at malamang napatay na, tatlo sa Kikiao Venerable ang namatay sa laban ng iyon. Ang Kikiao Heavenly Monarch mismo ay nasugatan ng husto, hindi mabilang na mga disipulo ang namatay, at maraming manggagawa ang tumakas. Ang Kikiao Heavenly Monarch ay dumanas ng matinding pagkatalo. Ayos lang sana kung iyon lang, ngunit ang susi ay lihim na pinakialaman ni Xu Huang ang maraming control rights ng formation noon, dahilan para hindi ganap na makontrol ng Heavenly Monarch ang formation, hanggang ngayon. Wala pang 60% ng kapangyarihan ng defensive formation ang nailabas niya. Siya ay nasugatan. Kinailangan niyang pagalingin ang kanyang mga sugat at pinuhin muli ang porma sayon. Masasabing pagod na siya sa pisikal at mental. Ang higit na nagpabagabag sa kanya ay ang Grand Formation Jade Slit Ring na dala ni Xu Huang noong tumakas siya. May hawak din siyang Jade Slit Ring para sa formation sa kamay niya, pero replica lang iyon. Ang nasa kamay ni Xu Huang ay ang totoong Jade Slit Ring. Kung ito man ay sa mga tuntunin ng kontrol o pagkakaugnay sa porma sayon, ang Jade Slit Ring na iyon ay mas malakas kaysa sa nasa kamay niya. Kung makukuha niya ang Jade Slit Ring na iyon, malulutas niya ang kanyang kasalukuyang suliranin at mabilis na mabawi ang kontrol sa formation. Gayunpaman, hindi niya alam kung si Xu Huang ay patay o buhay, at ang kinaroroonan ng Jade Slit Ring ay hindi alam. Ang buhay ay hindi gaya ng gusto ng isa, siyam sa sampu. Bomb antong hininga sa kanyang puso, tumingin ang Heavenly Monarch kay Earth Spirit Earth Protector. Wei Hua, ipapaubaya ko sa iyo ang mga tao ni Qi Xing. Alamin ang kanilang intensyon sa lalong madaling panahon. Ang Qi Xing at ang Seven Openings Land ay pinaghiwalay ng maraming malalaking teritoryo. Hindi naniniwala ang Heavenly Monarch Seven Skills na pupunta sila dito ng walang dahilan. Gayunpaman, siya ay isang mapanlin lang na tao at hindi nagtanong sa panahon ng piging. Tumayo si Earth Spirit Earth Protector at kinuyam ang kanyang mga kamao. Oo, sige na. Ikinaway ng Heavenly Monarch ang kanyang kamay, at umalis ang lahat. Sa mga susunod na araw, ang Earth Spirit Earth Protector, si Wei Hua, ay inutusan ng Heavenly Monarch na masiglang aliwin ang grupo ni Qi Xing. Araw-araw, nagsiset up siya ng handaan para ay entertain sila. Kumuha rin siya ng maraming specialty mula sa Seven Openings Land at sa malaking teritoryo dito para matikman ni Qi Xing at ng iba pa. Ang relasyon sa pagitan ng magkabilang panig ay patuloy na lumalim. Gayunpaman, ang hindi nakapagsalita kay Wei Hua ay ang grupo ni Qi Xing ay hindi nagpahayag ng kanilang intensyon. Parang nandito lang sila para mamasyal. Kung may handaan, pupunta sila. Kung may alak, iinom sila. Kung may mga babaeng alagad na maglilingkod sa kanila, tatanggapin nila sila. Hindi alam ni Wei Hua kung ano ang gusto nilang gawin. Sa araw na ito, sa panahon ng piging, hindi na ito napigilan ni Wei Hua. Sa ilalim ng impluensya ng alak, nagtanong siya, "Brother Chen, naglakbay ka ng libu-libong milya patungo sa aking Seven Openings Land. May kailangan ka ba? Kung mayroon ay isang bagay, walang masama kong sabihin ito. Ang aking Heavenly Monarch ay prangka at hindi ka bibigwin." Uminom si Chen Tian hanggang sa namula ang kanyang mukha. Mukha siyang lasing, pero sa totoo lang napakatino niya. Nang marinig niya ito, naisip niya sa kanyang sarili. Eto na, tama nga, hindi na nakapagpigil ang Seven Openings Land at nagtanong muna. Marshall Peak, Kabanata 4134. Bukas na sa buwatan, nabuksan na ang Great Cosmological Realm. Sa Main Hall, nagulat ang Seven Openings Heavenly Monarch matapos marinig ang ulat ni Earth Venerable. Ang ibang Heaven Opening Realms ay natulala din. Ang Great Cosmological Realm ay isang lubhang mahiwagang lugar. Bagaman maraming tao ang nakarinig tungkol sa pagkakaroon ng Great Cosmological Realm, nangangailangan ito ng magandang pagkakataon upang makapasok dito. At saka, kahit pumasok ang isa, mahirap sabihin kung makakalabas ng buhay. Mayroong hindi lamang mga pagkakataon doon, kundi pati na rin ang malalaking panganib. Tumanggaw si Wei Hua, iyan ang sinabi ni Chen Tianfei. Ang venerable na babae mula sa Yin Spirit Land ay nagsabi, "Kung gayon sa opinion ni Brother Wei, totoo ba o mali ang sinabi ni Qi Xing?" Dahan daw ang umiling si Wei Hua. "Totoo man o mali, kailangan nating mag-imbestiga ng mabuti para ma-verify." Gayunpaman, mula sa ekspresyon ni Chen Tianfei, mukhang hindi siya nagsisinungaling.
Bukod dito, ang bagay na ito ay may napakaraming implikasyon at mas maagang kakalat, o mamaya. Malamang hindi nila babarilan ang sarili nila sa paa. Tumango ang Seven Openings Heavenly Monarch. Tama. Ang pagbubukas ng Great Cosmological Realm ay isang malaking bagay. Walang sino man ang makakapagtago nito. Sinabi ni Wei Hua. Ang star market na kanilang kinaroroonan ay nagkataong nilamon ng Great Cosmological Realm, kaya wala na silang tirahan. Paglabas nila sa Great Cosmological Realm, nagkataong nasa malapit sila. Nakilala ni Chen Tianfei ang Heavenly Monarch at gustong pumunta sa ating Seven Openings Land para magpahinga at magpagaling sandali. Kaya ganyan yan. Bahagyang tumango ang Seven Openings Heavenly Monarch. Nagtataka pa rin siya kung bakit ang mga tao ni Qi Xing ay pupunta hanggang sa kanyang teritoryo, ngunit ngayon alam niya na ito ay dahil sa Great Cosmological Realm. Ipinaliwanag nito ang lahat, biglang lumiwanag ang mga mata ni Earth Venerable Yang Ling. Heavenly Monarch, kung ganoon, baka maabsorb natin si Qi Xing at ang iba pa. Wala na silang tirahan. Kung hahayaan natin silang manatili sa Seven Openings Land, ang ating lakas ay tiyak na tataas ng husto, at hindi natin kailangang katakutin si Yu Shushan. Bomb antong hininga ang Earth Venerable Wood Spirit. Wishful thinking. Ang Chen Tianfei na iyon ay 4th grade Heaven Opening Realm, ngunit ang Zhao Baichuan ay may 5th grade na paglilinang, na katulad ng isang Heavenly Monarch. Kung magagawa natin, mahirap magarantya na hindi sila magiging disloyal sa hinaharap. Ganoon din ang naisip ni Earth Venerable Yang Ling. Si Zhao Baichuan ay nagkaroon ng 5th grade na paglilinang. Kung talagang pinasok niya ang Seven Openings Land, kung paano siya i-settle down ay isang problema. Maaaring hindi siya papayag na mapailalim sa isang Heavenly Monarch. Bukod dito, si Qi Xing ay nawalan ng sariling star market at kailangan ng isang lugar upang manirahan. Hindi ba nila pagnanasaan ang Seven Openings Land? Kung gagawin talaga nila, papapasukin sila sa Seven Openings Land. Ang mga tao ng Yang Ling Land, ngunit maaari natin silang upahan. Napangiti ng mahina si Earth Venerable Yang Ling. Ang mga tao ng Left and Right Crimson Stars ay wala ng tirahan at wala ng mapupuntahan. Na si Chen Tianfei ay may mabuting pakikitungo sa Heavenly Monarch, para sa atin. Isang 5th grade at isang 4th grade. Kung gagamitin natin sila ng maayos, baka mapuksan natin ang Flying Smoke Hole. Bomb antong hininga ang Earth Venerable Wood Spirit. Masyadong simple ang iniisip mo. Ang dalawang Venerables na ito ay tila magkaaway. Nakita siya ni Earth Venerable Yang Ling na muling pinabulaanan siya at dumilim ang kanyang mukha. Lumingon siya para tignan. Ano sa tingin mo? Sinabi ng Earth Venerable Wood Spirit. Kalalabas lang nila sa Great Cosmological Realm. Bagamat hindi pa tayo nakakapunta roon, narinig na natin ito. May mga panganib doon, ngunit mayroon ding magagandang pagkakataon. Hanggat kaya nila lalabas ng buhay, malaki ang pakinabang nila. Ngayong nakalabas na sila ng buhay, bagamat hindi ko alam kung ano ang napala nila, tiyak na hindi ito magiging masyadong sira. Ano ang maya-alok ng ating Seven Openings Land para ilipat sila at pagtrabahuhin sila? Kung masyadong maliit ang benepisyo, wala silang pakialam. Kung masyadong maraming benepisyo, siguradong dahado ang ating Seven Openings Land. Sinabi ni Earth Venerable Yang Ling. Ngunit ang Heavenly Monarch at Chen Tianfei ay matandang magkaibigan. Kung lalabas ang Heavenly Monarch, nagtanim ka na ba hanggang sa bobo ka? Ang Venerable Wood Spirit ay nagsabi ng masama. Huwag na nating pag-usapan kung papayag ba o hindi si Chen Tianfei na makisali sa gulo na ito dahil sa dati nilang pagkakaibigan. Bukod dito, hindi si Chen Tianfei ang master ng Crimson Star, kundi si Zhao Baichuan. Kung Heavenly lumabas si Monarch at tinanggihan, saan ilalagay ng ating Seven Openings Land ang ating mukha? Si Earth Venerable Yang Ling ay nagngangalit, ngunit kailangan niyang aminin na ang mga salita ng bastard na ito ay may katuturan. Natahimik siya sandali. Umupo ng mataas ang Heavenly Monarch at malamig na tumingin sa kanyang dalawang may kakayahang subordinate na nagtatalo. Noon lang niya sinabi, Neo Yu, dahil pinabulaanan mo ang kanyang mga salita, dapat may naiisip kang plano. Pakinggan natin ito, Neo Yu ang pangalan ng Earth Venerable Wood Spirit. Natuwa si Earth Venerable Yang Ling nang marinig niya ito. Tumingin siya kay Neo Yu nang may schadenfreude, sabik na makita siyang gumagawa ng kalokohan sa harap ng Heavenly Monarch. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngumiti si Neo Yu at mukhang kumpiyansa. Heavenly Monarch, payagan mo akong magulat. Mayroon akong ilang mga ideya. Kung magagawa ito, hindi lang makukuha ng ating Seven Openings Land ang Crimson Star bilang foreign aid ng walang bayad, magkakaroon din tayo ng pagkakataon na makakuha ng tanggalin si Yu Shushan. Gayunpaman, ang bagay na ito ay nangangailangan pa rin ng Heavenly Monarch na personal na kumilos upang ipakita ang ating sinseridad. Pinandilatan ng Earth Venerable Yang Ling.
kalokohan. Interesado ang Heavenly Monarch ng Seven Openings Land. Pakinggan natin. Ang pagsasalaysay ni Miao Yu ay naging dahilan upang lumiwanag ang mga mata ng lahat sa bulwagan. Tuwang-tuwa sila. Kahit na hindi masaya si Venerable Yang Ling, hindi niya maiwasang humanga sa mabilis na pag-iisip ng taong ito. Lihim niyang kinasusuklaman ang sarili dahil sa hindi pag-iisip ng ganoong simpleng bagay, pinayagan ang taong ito na magnakaw ng limelight. Tumawa din ang Heavenly Monarch ng Seven Openings Land. Magandang trabaho, Miao Yu. Napakagandang hakbang upang himukin ang lobo para lumunin ang tigre. Napakatalino ng planong ito, at ito ay isang bukas na pamamaraan. Kahit na makita ito ng mga tao ng Crimson Star, tiyak na magagalaw sila. Mabuti, mabuti, mabuti. Kung magtagumpay ang bagay na ito, Miao Yu, bibigyan ka ng kredito. Napangiti si Miao Yu, tungkulin kong makibahagi sa pasanin ng Heavenly Monarch. Hindi ako nangangahas na maging sakam. Nakatagilid niyang sumulyap kay Earth Venerable Yang Ling na may mapang-asar na tingin, na nakakadiri sa huli. Tumayo ang Heavenly Monarch Seven Openings Land at sinabing, walang oras para mawala. Hindi natin alam kung kailan muling aatake ang Yu Shushan na iyon. Hahanapin ko si Zhao Baichuan para pag-usapan ang bagay na ito. Sinabi ni Miao Yu, Heavenly Monarch, tungkol sa Great Cosmological Realm. Tumigil ang Heavenly Monarch ng Seven Openings Land sa kanyang landas at nag-isip sandali. Magpadala ka ng ilang tao para mag-imbestiga. Kung talagang nagbukas ang Great Cosmological Realm, hindi na may tatago ang balita. Malapit na itong maging mainit na paksa. Malalaman natin kapag pumunta tayo sa Heavenly Palace para mag-imbestiga. Oo, magalang na tugon ni Miao Yu. Makalipas ang kalahating araw, sa tirahan ng Crimson Star at ng iba pa, masigasig na pinalabas ni na Zhao Baichuan at Chen Tianfei ang Heavenly Monarch ng Seven Openings Land. Hindi alam kung ano ang pinag-usapan ng dalawang panig, ngunit lahat sila ay nakangiti. Maliwanag, lahat ay lubos na nasisiyahan. Kung gayon ay naayos na. Pagdating ng panahon, kailangan kong umasa sa lakas ni Kuya Zhao. Paulit-ulit na kinuyam ng Heavenly Monarch ng Seven Openings Land ang kanyang mga kamay. Isang dampi ng pamumula ang lumitaw sa kanyang bahagyang namumutlang mukha dahil sa kanyang mga sugat. Ikinuyom ni Zhao Baichuan ang kanyang mga kamao at sinabi, Heavenly Monarch, masyado kang magalang. Gusto naming pasalamatan ni Crimson Star ang Heavenly Monarch sa paghahanap ng magandang pagkakataon para sa amin. Pagkatapos ng bagay na ito, tiyak na gagantimpalaan ka ni Crimson Star ng napakagandang. Magandang sinabi, magandang sinabi. Ang Heavenly Monarch ng Seven Openings Land ay tumawa at nagpaalam bago umalis. Siya ay lubos na masaya. Sa una, kung gusto niyang imbitahan si Crimson Star bilang tulong panlabas, tiyak na kailangang magbayad ng malaking halaga ang lupain ng Kikiao. Gayunpaman, ayon sa pamamaraan ni Miao Yu, hindi lamang sila dapat magbayad ng isang presyo, ngunit sila ay gagantimpalaan din ng maganda ng Crimson Star pagkatapos ng bagay na ito. Ito ay isang malaking pagkakaiba. Matapos ipadala ang Heavenly Monarch ng Seven Openings Land, bumalik si na Zhao Baichuan at Chen Tianfei sa bahay at nagtakda ng restriction para maiwasan ang especially iya. May kakaibang ekspresyon si Chen Tianfei habang hinahaplos niya ang kanyang baba. Oo naman, tulad ng inaasahan ng head chief, dumating ang lupain ng Kikiao upang humiram ng mga tropa sa atin. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay medyo kawili-wili. Humalaklak si Zhao Baichuan. Isang grand overt scheme, napakakahanga-hanga. Tumanggaw si Chen Tianfei. Alam nila na wala tayong bahay ngayon at ang pinakakailangan natin ay isang lugar na matutuluyan. Hanggat matutulungan natin silang mawala si Yu Shushan, kaya nating sakupin ang Soaring Smoke Hole. Thirst, thirst. Nakakabilib talaga. Head Chief, paano tayo pipili? Alam niya na sinadya ni Zhao Baichuan na agawin ang lupain ng Kikiao. Ngunit ngayong itinapon na ng Heavenly Monarch ng Seven Openings Land ang Soaring Smoke Hole bilang pain, hindi alam ni Chen Tianfei kung ano ang pipiliin. Sa mahigpit na pagsasalita, ang panukala ng Heavenly Monarch ng Seven Openings Land ay may mataas na pagkakataon na magtagumpay. Pagkatapos ng lahat, sa pinagsamang lakas ng dalawang puwersa, ang Soaring Smoke Hole ay talagang walang kalaban-laban para sa kanila. Kung mapagplanuhan nila ito ng mabuti, masasabing ang pag-agaw sa Soaring Smoke Hole ay isang bagay na bakal. Sa kabilang banda, hindi ganoon kadali ang pag-agaw sa lupain ng Kikiao. Nais lamang ni Zhao Baichuan na makahanap ng isang lugar upang manirahan. Ang lupain ng Kikiao at Soaring Smoke Hole ay parehong second-rate na puwersa, kaya hindi mahalaga kung saan sila tumira. Hindi na kailangang piliin ang lupain ng Kikiao. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay nakasalalay pa rin sa head chief upang magpas siya. Ngumisi si Zhao Baichuan.
Hindi alam ng haring ito kung ano ang sitwasyon sa Soaring Smoke Hall, ngunit ang lupain ng kikiyaw na ito ay nababagay sa haring ito. Narinig ito ni Chen Tianfei at alam na nila yun pa rin ng head chief na agawin ang lupain ng kikiyaw. Nagmuni-muni siya sandali at sinabing, "Kung gayon, magpanggap muna tayo ng pagkamagalang at maghintay ng pagkakataong kumilos." Sinabi ni Zhao Baichuan, "Huwag kang mag-alala, ang haring ito ay nakapag-ayos na. Ngayon kailangan lang nating tingnan kung maaari tayong magsingit ng isang piraso ng chess. Kung may pasok ang chess piece na ito, ang bagay na ito ay magiging walang kabuluhan." Habang nagsasalita siya, biglang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Baichuan at winigiwi niya ang kanyang kamay para buksan ang restriction. Sa sumunod na sandali, pumasok ang isang third grade heaven opening realm na may dalang isang walang malay na babae sa kanyang kamay. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Binabati ng subordinate na ito ang dalawang masters." Ang third grade heaven opening realm na ito ay isa rin sa mga great commander ng Crimson Star, at ang kanyang status ay pangalawa lamang sa ilang masters. Sinundan niya sina Zhao Baichuan at Chen Tianfei sa lupain ng kikiyaw, at mayroong mahigit isang dosenang lower grade heaven opening realm na katulad niya, ang kanilang mga cultivations ay hindi pantay. "Paano na?" tanong ni Zhao Baichuan. Tuwang-tuwang sinabi ng lalaki. "Oo naman, tulad ng inaasahan ng head chief, ilang mga disipulo sa lupain ng kikiyaw ang umalis ng sunod-sunod." Malamig na ngumuso si Zhao Baichuan. Nalik ang balita ng pagbubukas ng Great Void Realm, kaya tiyak na mag-iimbestiga sila. "Total, hindi sila komportable sa atin," sinabi ng lalaki. "Matagal nang naghihintay ang subordinate na ito at sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon na pigilan ang isa sa kanila. Hindi magtatagal bago niya makontak ang ibang mga masters." Hindi alam ni Chen Tianfei kung ano ang ibinalita ng taong ito, ngunit sa sandaling ito, agad niyang naunawaan ang plano ng head chief at lihim na hinangaan siya. Tamang-tama, ang head chief ay karapat-dapat na tawaging head chief. Nang hayaan niyang ilabas niya ang balita ng Great Void Realm nang hindi nagiiwan ng bakas, palihim na siyang nagpaplano. Hindi napigilan ni Chen Tianfei na mapabuntong hininga sa paghanga sa head chief. Marshall Peak, Kabanata 4135, Malaking Ani. Ang usapin ng Great Void Realm ay hindi may tatago, at walang intensyon si Chi Xing na itago ito, ngunit hindi inaasahan ni Chen Tianfei na magagawa ng head chief tungkol dito. Ang pagsisiwalat ng balita ng Great Void Realm ay upang bigyan ng katiyakan ang lupain ng kikiyaw, na sinasabi sa kanila na hindi sila pumunta rito ng walang dahilan, ngunit ang Star City ay nawasak at wala na silang tahanan na mauuwian. Pangalawa, kapag nalaman ng lupain ng kikiyaw ang bagay na ito, tiyak na magpapadala sila ng mga tao para i-verify ito, na magbibigay ng pagkakataon kay Chi Xing na samantalahin. Si Zhao Baichuan ay may ilang dosenang heaven opening realms sa ilalim ng kanyang utos, ngunit isang dosi na lang ang kasama niya ngayon. Ang iba, tulad ni na Madam Chin, ang Uyang Brothers, at Bei Yushan, ay nasa labas. Kung gusto niyang sakupin ang lupain ng kikiyaw, kailangan niyang makipag-ugnayan sa kanila, at sa lakas lamang ni na Zhao Baichuan at Chen Tianfei, medyo mahina pa rin ito. Gayunpaman, sa pag-activate ng protective array ng lupain ng kikiyaw, kahit na maraming mga depekto, hindi makontak ni Zhao Baichuan at ng iba pa si Bei Yushan at ang iba pa. Ang padalos-dalos na pagkilos ay magdudulot lamang ng hinala. Gayunpaman, ngayong nagkusa na ang lupain ng kikiyaw na magpadala ng mga disipulo para mag-imbestiga, nahulog sila sa bitag ni Zhao Baichuan. Naayos na niya ang mga tao na magtambanggan at maghintay ng pagkakataong kumilos, at ngayon ay nagtagumpay siya. Ang isang third grade heaven opening realm ay hindi masyadong malakas sa 3,000 great worlds, ngunit tiyak na hindi rin ito mahina. Napakasimpleng supilan ng isang disipulo ng lupain ng kikiyaw, magtanim ng ilang mga paghihigpit sa kanilang katawan, at pilitin silang magpasa ng impormasyon, maliban kung ang disipulo ay walang pakialam sa kanyang buhay. Ngunit gaano karaming mga tao sa mundong ito ang hindi natatakot sa kamatayan? Anong meron sa babaeng ito? Tumingin si Chen Tianfei sa walang malay na babae na may pagkalito. Ngumiti ang lalaki. "Naglabas ako ng isang lalaking disipulo, at malamang nakaparehan niya ang babaeng ito. Kapag hawak ang babaeng ito, hindi na magdadalawang isip ang lalaking disipulo." Natigilan si Chen Tianfei. "Ganyan mo lang siyang binuhat. Walang nakakita sa iyo, tama ba?" Umiling ang lalaki. "Huwag kang mag-alala, Head Chen, walang nakakita sa iyo." "En," tumanggaw si Zhao Baichuan. "Mahusay ang ginawa mo sa bagay na ito. Iwanan mo ang babaeng ito dito." "Oo." Ibinaba ng lalaki ang babae sa kanyang kamay at magalang na umatras. Sa sandaling ito, dahan-dahang nagising ang babae, nanginginig ang mahahabang pilikmata.
Itinaas niya ang kanyang mga mata at nakita si Zhao Baichuan. Nagulat siya, ngunit bago pa siya makapag-react sa nangyari, nakita niyang nagtaas ng kamay si Zhao Baichuan. Pagkatapos, naging itim ang kanyang paningin at wala siyang maramdaman. Ilang sandali pa, isang tumpok na lamang ng abo ang natitira. Natahimik ang babaeng disipulo. Nang makita ito, alam ni Chen Tianfei na ang lalaking disipulo na pinilit na ihatid ang liham ay malamang na mapapahamak. Kapag nakita niya si Bei Yushan at ang iba pa, tiyak na matatahimik siya. Ano man ang mangyari, mas kaunti ang mga taong nakakaalam tungkol sa bagay na ito, mas kakaunti ang mas mahusay. Sa kasalukuyang lupain ng Kikiao, ang pagkamatay ng dalawang disipulo ay wala. Pagkatapos ng lahat, ang Soaring Smoke Hole ay matamang nakatingin sa lupain ng Kikiao. Kung hindi iyon ang kaso, ang lupain ng Kikiao ay hindi nagpapadala ng mga tao sa mga batch upang maghanap ng impormasyon. Hindi ba dahil sa takot silang mahuli sa lambat? Ang lahat ay naayos ng maayos, at ang natitira na lang ay maghintay. Lumipas ang araw-araw. Makalipas ang tatlong araw, biglang tumahimik at walang saya ang outpost. Ang outpost ay bukas lamang ng tatlong araw sa isang buwan. Sa natitirang oras, ito ay ganap na walang laman at walang tao. Si Yuhi ay masigasig pa ring pinipino ang Spirit Array Jade Slit Ring. Siya ay lubhang interesado sa Seven Openings Land, pagkatapos ng lahat, ito ang punong tanggapan ng isang pangalawang klase na puwersa. Si Yang Kai ay tahimik na nagpapagaling. Siya ay nagtamo ng matinding pinsala sa Great Cosmological Boundary at pagkatapos ay tinugis ni Che Xing. Ngayon na sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong magpahinga, natural na kailangan niyang gamitin ng husto ang pagkakataong ito para makabangon. Habang nagpapagaling, inisip din ni Yang Kai ang kanyang mga natamo sa Great Cosmological Boundary. Kahit na siya ay nakulong sa Great Cosmological Boundary sa loob ng higit sa isang dekada, ang mga mapagkukunang naipon niya ay nakakatakot. Hindi pinapansin ang lahat, ang paglalakbay sa Yuan Magnetic Mountain lamang ang nagpayaman sa kanya sa magdamag. Ang mga piraso ng 4th grade, 5th grade, at kahit 6th grade Yuan Magnetic Divine Stones ay ang malaking pera ng 3,000 Great Cosmological Boundary. Naroon din ang Yuan Magnetic Divine Gourd na pinadalisay ni Little Fatty Xu Xin para sa kanya, na naglalaman ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Light. Kapag nailabas na ang ganitong uri ng artifact, kahit isang low-grade opening heaven peel ay mahihirapang pigilan. Ang pagbubukas ng heaven peels ay kinakalkula sa daan-daang milyon. Nang pumunta siya sa Star Market kung saan matatagpuan ang Sword Pavilion, pinatay ang Sword Pavilion. Nakapulot siya ng libu-libong space rings, at ang mga materyales sa space rings na iyon ay napakalaking kapalaran. Hindi banggitin na siya ay tumatanggap ng 70% ng mga kita ng Che Xing sa mga nakaraang taon. Ang Che Xing ay mabilis na umunlad sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at 70% ng mga kita ay nahulog sa bulsa ni Yang Kai. Masasabing sa nakalipas na dekada, si Yang Kai lamang ang nakaipon ng pundasyon ng pangalawang klase na puwersa sa loob ng mahigit 100 taon o kahit na daan-daang taon. Mayroong hindi mabilang na mga materyales. Si Yang Kai mismo ay hindi alam kung gaano karaming yaman ang mayroon siya. Marahil si Yuhi lang ang may alam. Pagkatapos ng lahat, siya ang humarap sa mga tao ng Che Xing sa mga nakaraang taon. Bilang karagdagan, ang ani mula sa Land of Elders ay din ang pinakamalaking. Tatlong Divine Herbs, Labinganam na World Fruits, ang Tai Divine Purification Water, ang mga ugat ng World Tree, at hindi pabanggitin ang kasunduan kay Zhu Jiayao na protektahan siya sa loob ng 1,000 taon. Ang kasunduang ito ay ginawa ni Zhu Jiayao na may sariling pinagmulan. Sa loob ng 1,000 taon, paprotektahan niya ang kaligtasan ni Yang Kai kahit na kailangan niyang mamatay. Sayang at nasira ang pinanggalingan ng babaeng ito at nakatulog ng mahimbing. Kung hindi, paano kaya hahabulin si Yang Kai sa buong mundo ng grupo ng Che Xing? Naroon din ang Red Flood Dragon at ang Earth Dragon. Ang dalawang taong ito ay maaaring lumaban sa 4th grade Heaven Opening Realm sa Great Cosmological Realm. Hindi alam ni Yang Kai kung gaano sila kalakas sa labas ng mundo, ngunit hindi ito magiging masama. Bilang karagdagan sa mga nakikitang benepisyong ito, ang sariling lakas ni Yang Kai ay tumaas din. Sa Crouching Dragon Mountain, nakuha niya ang mga labi ng 1 giganteng dragon, napino ang Dragon Pearl ng Earth Dragon, nakuha ang kapangyarihan ng Earth Element, nakakuha ng hindi mabilang na Dragon Blood Flowers, napino ang Dragon Blood Peel, at pinahusay ang sarili niyang Dragon Race Bloodline. Nakuha rin niya ang Moon Essence, pinino ang kapangyarihan ng Water Element, at naunawaan ang Divine Technique ng Golden Crow Casting Sun. Sa pamamagitan lamang ng Divine Technique na ito, maaaring makipagkompetensya si Yang Kai sa 1 low-grade Heaven Opening Realm.
Mayroon ding space divine technique na naintindihan niya nang makuha niya ang Taiyi Divine Purification Water sa Land of Elders. Napakalapit, ngunit napakalayo. Dati, walang naisip na pangalan si Yang Kai, pero ngayon, nakaisip na siya ng angkop na pangalan. Ang divine technique na ito ay hindi gaanong divine technique dahil ito ay isang flexible application ng law of space. Kapag ito ay ginamit, ito ay magpapalawak ng espasyo ng walang hanggan. Kahit na malapit sila sa isa't isa, malayo sila sa isa't isa. Kahit anong mangyari, hindi sila makakalapit. Naroon din ang Great Spear Technique na ginugol niya ng 2 taon upang linangin sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga lakas ng maraming sekta. Masasabing higit sa 10 taon sa Great Cosmological Realm ang nagbigay daan kay Yang Kai na lumago ng husto. Ngayon, hindi na siya ang bansang bumpkin na tumalon lang mula sa tanikala ng sansinukob at napunta sa 3,000 mundo. Sa usapin ng kayamanan, maging ang mga pinuno ng mga pangalawang uri na puwersa ay kailangang tumingin sa kanya. Kahit na ang isang high-grade heaven opening realm ay maaaring hindi kasing yaman niya. Walang maniniwala sa ganoong kakaibang bagay kahit na sabihin niya ito sa kanila. Medyo hindi na kay Mixi Yuhi habang nagbibilang at tumatawa ng nakakaloko. Makalipas ang isang buwan, gumaling na ang mga sugat ni Yang Kai, at gumaling na rin siya hanggang sa pinakamataas. Naghahanap ng pagkakataon, tahimik siyang lumabas upang mag-imbestiga at nalaman na ang mga tao ng Qixing ay hindi pa umaalis at nananatili sa lupain ng Kikiao. Ang pagtuklas na ito ay nagpagulo sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang espesyal sa lupain ng Kikiao kaya nag-atubiling umalis ang Qixing. Gayunpaman, dahil hindi umalis ang mga tao ng Qixing, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang pag-alis sa lupain ng Kikiao ay simple. Matagal nang pinipino ni Yuhi ang Jade Slate at ngayon ay napino na niya ang halos 40% nito. Gayunpaman, habang lumayo siya, mas mahirap itong pinuhin. Kung gusto niyang ganap na pinuhin ang Jade Slate at kontrolin ang ingranding hanay ng lupain ng Kikiao, kakailanganin niya ng kahit 1 taon at kalahating pagsusumikap. Pagkatapos ng lahat, si Yuhi ay hindi si Xu Huang. Alam ni Xu Huang ang lahat tungkol sa lupain ng Kikiao at gumugol ng maraming oras sa pakikialam sa kontrol ng Grand Array. Sa huli, nabigo siya dahil kay Yang Kai. Bagamat si Yuhi ay isa ring 5th grade heaven opening realm, ang pagpino ng isang bagay na pag-aari ng iba ay nagtagal. Young Master, hindi ko na mapipino. Sa araw na ito, biglang sumimangot si Yuhi. Anong problema? Tumingin si Yang Kai ng may kain na hinala. Sinabi ni Yuhi, nararamdaman ko na kung ipagpapatuloy ko ito, dapat malaman ito ng Master ng lupain ng Kikiao. Gaano mo na ito napino ngayon? Mga 50%. Bahagyang tumanggaw si Yang Kai. Kung hindi mo ito mapino, huwag mo na itong pinuhin. Kapag nakaalis na tayo rito, maaari tayong maglaan ng oras. Walang pagmamadali, bagamat binigyan siya ni Xu Huang ng pagkakataon na bawiin ang lupain ng Kikiao at mag-higanti para sa kanya bago siya mamatay, ito ay isang namamatay na kahilingan lamang. Kung makumpleto o hindi ni Yang Kai, nasa kanya na iyon. Pinino ito ni Yuhi dito dahil wala siyang gagawin. Dahil may panganib, natural na hindi siya makapagpatuloy, baka ibigay niya ang sarili. Ang hindi nakapagsalita sa kanya ay halos 2 buwan na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin umaalis sina Zhao Baichuan at Chen Tianfei. Dahil dito, medyo naghinala siya. Baka gusto ng mga tao ng Crimson Star na sumali sa lupain ng Kikiao. Ito ay talagang posible. Total, wala na ang Star City ng Crimson Star, at kailangan nila ng matutuluyan. Ang lupain ng Kikiao ay isang handa na lugar. Gayunpaman, handa ba talaga si Zhao Baichuan na manatili sa ilalim ng Kikiao Heavenly Monarch? May lakas ba ng loob ang Kikiao Heavenly Monarch na tanggapin siya? Habang iniisip niya ito, biglang yumanig ang lupa, at sunod-sunod na ingay ang dumating. Nagulat si Yang Kai saglit bago na pagtanto. Ang lupain ng Kikiao ay sinasalakay. Si Yu Shushan ba iyon? Tanong ni Yuhi, malamang. Hindi nakilala ni Yang Kai si Yu Shushan, ngunit nang dumating si Crimson Star at ang iba pa, sinigaw ng Kikiao Heavenly Monarch ang pangalang ito, na ipinaalam kay Yang Kai na may sama ng loob sa pagitan nilang dalawa. Bukod dito, dapat ay inatake ni Yu Shushan ang lupain ng Kikiao ng higit sa 1 beses. Sa sandaling ito, ang lupain ng Kikiao ay sinasalakay, kaya walang iba maliban kay Yu Shushan. Oo nga, ang galit na boses ng Kikiao Heavenly Monarch ay tumunog sa susunod na sandali. Yu Shushan, matandang bastos, nandito ka na naman. Isang malakas na tawa ang nagmula sa langit. Kikiao, ang matandang master na ito ay dumating upang kunin ang iyong asong buhay. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo,
mabilis na buksan ang hanay at ang matandang master na ito ay magbibigay sa iyo ng isang mabilis na kamatayan, mag-iwan ng ilang insenso para sa iyong lupain ng kikiyaw. Kung hindi, Emph, huwag mong sisihin ang matandang master na ito sa pagpatay sa iyong buong sekta. Nang sabihin ito, marami sa mga disipulo ng lupain ng kikiyaw ang nataranta. Galit na sinabi ng kikiyaw Heavenly Monarch, matandang bastos, masyado kang mayabang. Ang iyong flying smoke hole ay hindi maaaring magpabagsak sa aking lupain ng kikiyaw. Mabilis na umatras, at ang haring ito ay may iligtas pa rin ang iyong buhay. Ang pagiging matigas ang ulo ay magmumukha ka lamang na masama. Marshall Peak, Kabanata 4136. Sa totoo lang, natalo ka. Ang mga salitang ito ay sinabi ng walang labis na pagtitiwala, na naging sanhi ng pagtawa ni Yu Shushan. Ang dalawang panig ay nagpatuloy sa pagpapalitan ng mga salita sa ilang sandali, at isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Ang lupain ng kikiyaw ay may defensive array, kaya kung gusto ng soaring smoke hole na ibagsak ito, kailangan nilang sirain ang array. Kung ito ay sa nakaraan, ang soaring smoke hole ay hindi magkakaroon ng ganitong kakayahan. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng lahat ay halos pareho, ngunit pagkatapos ng kalituhan ni Shu Huang sa lupain ng kikiyaw, maraming mga kapintasan ang lumitaw sa hanay. Higit pa rito, ang kikiyaw Heavenly Monarch ay nasugatan ng husto at hindi pa nakaka-recover, kaya naging mahirap para sa kanya na ilabas ang buong lakas ng array. Dahil dito walang humpay na inatake ng soaring smoke hole ang lupain ng kikiyaw sa pagtatangkang ibagsak ito. Bagamat ang soaring smoke hole ay natalo sa nakaraang 20 higit pang mga sagupaan, ito ay hindi walang anumang nadagdag. Kahit papaano, nalaman na nila ang mga detalye ng defensive array ng lupain ng kikiyaw. Dahil dito, nang magsimula ang labanan, ang mga eksperto sa Heaven Opening Realm ng Soaring Smoke Hole ay sumalakay sa isang partikular na lugar sa ilalim ng mga tagubilin ni Yu Shushan. Ang lugar na iyon ay kung saan nakapasok si Nayang Kai at Yu He, at ito rin ang pinakamahinang punto ng buong defensive array ng lupain ng kikiyaw. Ang kikiyaw Heavenly Monarch ay umungal sa galit, ngunit wala siyang magagawa. Maaari lamang niyang pag-isahin ang kanyang mga eksperto sa Heaven Opening Realm at hikayatin ang kapangyarihan ng array na mag-counterattack. Sa loob ng ilang sandali, ang dalawang panig ay nakakulong sa isang matinding labanan na nagdulot ng walang katapusang mga dagandong na umalangaw-ngaw. Sa loob ng lupain ng kikiyaw, ang pitong spirit provinces ay patuloy na nanginginig, at ang mga bundok ay gumuguho. Sa palengke, solemn na ang mga ekspresyon ni Nayang Kai at Yu He. Ito ay mahirap. Sa isang paghaharap sa pagitan ng dalawang second-rate na puwersa, kung ang lupain ng kikiyaw ay may pagtanggol, kung gayon ito ay magiging maayos. Maaari silang magpatuloy sa pagtatago dito. Kung hindi sila makakapagtanggol, pagkatapos ay sakupin ng soaring smoke hole ang lupain ng kikiyaw, tiyak na mag-iimbestiga sila ng mabuti. Sa pagkakataong iyon, baka ma-expose silang dalawa. Young Master, dapat ba tayong maghanap ng pagkakataong umalis sa lugar na ito? Tahimik na tanong ni Yu He. Natatakot akong hindi na magtatagal ang array. Napino na niya ang 50% ng array jade pendant. Bagamat hindi siya ng ahas na padalos-dalos na hikayatin ang kapangyarihan ng hanay na pigilan ang kikiyaw Heavenly Monarch na mapansin, malinaw niyang naramdaman ang estado ng array sa pamamagitan ng jade pendant. Gaano katagal ito maaaring tumagal? Tanong ni Yang Kai. Sinabi ni Yu He, base sa antas ng lakas na ito, natatakot ako na hindi siya makakatagal ng kalahating buwan. At saka, malamang na hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong lakas. Kung gagawin niya, ang oras ay mas maikli pa. Tumanggaw si Yang Kai nang marinig niya ito. Dahil sinabi ni Yu He, hindi ito dapat mali. Ang defensive formation ng lupain ng kikiyaw ay malamang na hindi mapigilan ang mga tao sa flying smoke hole sa pagkakataong ito. Kapag nasira ang porma sayon, ang kapalaran ng lupain ng kikiyaw ay mag-aalala, at sila rin ay malas. Sa puntong ito, oras na upang isaalang-alang ang isang paraan. Gayunpaman, may isang bagay na hindi niya maintindihan. Gagawa ba ang mga tao ng Crimson Star sa labanang ito? Dito na sila nanatili sa lahat ng oras na ito at hindi umalis. Nakipagkasundo ba sila ng kikiyaw Heavenly Monarch? Kung ang Seven Openings Land ay may tulong ng mga tao ng Chishing, kung gayon ang Flying Smoke Hole ay maaaring hindi makakuha ng anumang kalamangan. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Baichuan ay isang 5th grade heaven opening at mayroong maraming heaven opening realm sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Pagkalipas ng dalawang araw, nagpapatuloy pa rin ang labanan. Gayunpaman, dahil sa hadlang ng Great Protective Array, walang direktang kompromitasyon sa pagitan ng dalawang panig. Biglang sumimangot si Yu He, na nagpakita ng naguguluhang ekspresyon. Bakit ang lakas ng defensive array ng lupain ng kikiyaw ay mabilis na bumaba? Anong problema?
Tumingin sa kanya si Yang Kai. Sinabi ni Yuhi. Sa lohikal na pagsasalita, ang Great Protective Array na ito ay hindi ordinaryo, kaya hindi ito dapat masira ng ganoon kabilis. Akala ko noon, ang Great Protective Array ay maaaring tumagal ng 10 araw hanggang kalahating buwan, ngunit ngayon parang hindi man lang tatagal ng 5 araw. Sobrang bilis. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Yang Kai at may pag-iisip na sinabi. Marahil hindi mo nararamdaman ang mali. Tumingin si Yuhi sa kanya. Pagkatapos ano ito? Paano kung sadyang binawasan ng Kikyo Heavenly Monarch ang kapangyarihan ng Great Protective Array para magpakita ng kahinaan sa kalaban? Hindi tanga si Yuhi. Para sa mabuti o masama, siya ay nilinang sa 5th Grade Heaven Opening Realm. Nang marinig ito, nagliwanag ang kanyang magagandang mata. Ang ibig sabihin ng Young Master ay tawa ng tawa si Yang Kai. Malamang nawala sa swerte ang Flying Smoke Hall. Ang mga tao ng Qixing ay tiyak na nakarating sa ilang uri ng kasunduan sa Kikyo Heavenly Monarch, nagtatago sa dilim at naghihintay ng pagkakataon na kumilos. Kapag pinapasok na ng Kikyo Heavenly Monarch ang mga tao ng Flying Smoke Hall, tiyak na aatake si Zhao Baichuan. Sa oras na iyon, sa pinagsamang kapangyarihan ng dalawang puwersa, paano magiging magkatugma ang Flying Smoke Hall? Kaya lang, ang bagay na ito ay hindi masyadong malinaw, kaya pinahina ng Kikyo Heavenly Monarch ang kapangyarihan ng Great Protective Array nang hindi nagiiwan ng bakas, sinusubukang gawin itong magmukhang hindi ito mapaglabanan, upang mapababa ang pagbabantay ni Yu Shushan. Sa pag-unawa sa puntong ito, hindi maiwasan ni Yang Kai na humanga sa Kikyo Heavenly Monarch. Ang pagpapapasok sa kaaway sa kanyang sariling tahanan ay nangangailangan ng maraming tapang. Kung may aksidenteng nangyari, malaki ang pagkalugi ng lupain ng Kikyo. At sa ganoong labanan, ano ang magagawa niya? Maaari ba siyang makialam at samantalahin ang sitwasyon? Kung samantalahin niya ang pagkakataon na patayin ang Kikyo Heavenly Monarch, kung gayon maaari niyang hayaan si Yuhi na kontrolin ang Great Protective Array dito. Gayunpaman, walang silbi na kontrolin lamang ang Great Protective Array. Sina Zhao Baichuan at Yu Shushan ay parehong 5th Grade Heaven Opening Realm. Kung hindi niya ito haharapin, magpapagawa lang siya ng damit pangkasal para sa iba. Sa pag-iisip nito, sumuko siya at masunuring nagtago dito, nakaupo sa tuktok ng bundok at pinapanood ang mga tigre na nakikipaglaban. Oo nga, tulad ng hula ni Yang Kai, ang kapangyarihan ng Great Protective Array ng lupain ng Kikyo ay patuloy na pinahina ng Kikyo Heavenly Monarch. Wala pang 5 araw, isang malaking butas ang nabuksan sa Great Protective Array. Ang galit at walang magawang dagandong ni Kikyo Heavenly Monarch ay umalangaw-ngaw sa buong 7 Spirit Provinces. Sa pamumuno ni Yu Shushan, maraming elite ng Flying Smoke Hall ang sumugod sa lupain ng Kikyo sa pamamagitan ng butas. Sa sandaling ang dalawang panig ay nagkaugnay, ito ay isang labanan hanggang sa kamatayan. Ang magkabilang panig ay mga mid-grade na puwersa na may hindi mabilang na mga taon ng akumulasyon. Sa orihinal, ang kanilang lakas ay hindi gaanong naiiba. Gayunpaman, mahigit 10 taon na ang nakalilipas, si Xu Huang ay nagdulot ng kalituhan sa lupain ng Kikyo, labis na nasugatan ang Kikyo Heavenly Monarch at pinatay pa ang 3 Earth Protector. Naging sanhi ito ng pagkatalo ng lupain ng Kikyo ng 3 4th Grade Heaven Opening Realm at maraming Low Grade Heaven Opening Realm. Maaaring sabihin na ang lakas ng lupain ng Kikyo ay lubhang nabawasan. Sa kabilang banda, ang hukbo ng Flying Smoke Hall ay makapangyarihan at nananakot. Paano magiging tugma para sa kanila ang lupain ng Kikyo? Direktang pumunta si Yu Shushan upang hanapin ang Kikyo Heavenly Monarch at mabangis na nakipaglaban sa kanya. Samantala, ang Mid-Grade Heaven Opening Realm sa ilalim ng kanyang pangangasiwa ay nagsimulang humabol kay Earth Protector at sa iba pa. Sa loob ng ilang panahon, ang Heaven Opening Realm ng lupain ng Kikyo ay nahaharap sa isang malaking kapahamakan at nasa isang dehado. Ang Kikyo Heavenly Monarch ay nasugatan ng husto at hindi pa gumagaling. Bagamat nakipag-away siya ng one-on-one kay Yu Shushan, paano siya magiging kalaban niya? Wala pang 2 oras, muli siyang nasugatan ni Yu Shushan, nagsusuka ng dugo habang umaatres. Si Yu Shushan ay hindi nagpapatawad. Hawak niya ang isang bronze sledgehammer na kumikinang ng maliwanag. Itinaas niya ito ng mataas at pinaandar ang Might of the World, binasag ito sa Kikyo Heavenly Monarch. Ngumisi siya ng masama. Kikyo, pagkatapos mong mamatay, ang matandang ito ay aalagaan mong mabuti ang iyong mga asawa at mga asawa para sa iyo, ha. Ang mukha ni Kikyo Heavenly Monarch ay mapatla at ang kanyang mga mata ay nagluluwa ng apoy. Gayunpaman, sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, malamig siyang ngumiti. Yu Shushan, sa tingin mo nanalo ka na. Sa katunayan, natalo ka.
Ano? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yu Shushan. Ang Kikiyou Heavenly Monarch ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at mabilis na gumawa ng isang selyo ng kamay. Ang multo ng isang mini-universe world ay kumislap sa kanyang likuran, at ang might of the world ay sumabog habang siya ay sumigaw. Soul Subduang. Sa sumunod na sandali, isang hindi nakikitang puwersa ang lumabas sa kanyang katawan. Bago pa makapag-react si Yu Shushan, nataman na siya. Sa isang iglap, na-free si Yu Shushan sa pwesto, hindi makagalaw. Hindi lang siya nakagalaw, ngunit hindi rin nakagalaw ang Kikiyou Heavenly Monarch. Kapag nagamit na ang Soul Subduang secret technique na ito, bagamat maaari nitong selyuhan ang mga galaw ng kalaban, ang gumagamit ay maaapektuhan din ng husto. Ito ay masasabing isang payback na may dalawang talam. Kung gagamitin ng mabuti, maaari nitong baligtarin ang sitwasyon, ngunit kung hindi, ito ay pagpapakamatay. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Yu Shushan. Patuloy niyang isinaaktibo ang sarili niyang lakas, gustong basagin ang pagsupil sa Soul Subduang secret technique. Ang aura ng Might of the World ay patuloy na nagbabago. Ngumisi ang Kikiyou Heavenly Monarch. Ang dapat mamatay ay ikaw. Leader Zhao, mangyaring kumilos ka. Sa susunod na sandali, isang figure ang lumipad sa bilis ng kidlat, na sinundan ng isang dosina o higit pang mga cultivator ng Heaven Opening Realm. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Yu Shushan, at natatakot siyang nagtanong. Sino ito? Tumawa ng malakas ang Kikiyou Heavenly Monarch. Yu Shushan, hindi mo inaasahan na magkakaroon ng ambush ang haring ito, hindi ba? Masasabi ko rin sa iyo, ang dumating ay ang Leader Chishing. Nawasak ang star market ng leader, kaya ako kailangan mong hiramin ang iyong flying smoke hole. Habang nagsasalita siya, nalampasan na ni Zhao Baichuan ang Heavenly Lord Kikiyou. Itinaas niya ang kanyang kamay, at napuno ng might of the world ang kanyang palad habang mahina niyang sinampal si Yu Shushan. Nakahinga ng maluwag ang Kikiyou Heavenly Monarch nang makita niya ito, lihim na nagsasaya. Sa kabutihang palad, ang mga tao ng Chishing ay biglang dumating sa oras na ito. Kung hindi, magiging mahirap na makitungo kay Yu Shushan, ang matandang ito. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, nakita niya ang kakaibang ngiti sa mukha ni Yu Shushan. Kikiyou, sinabi mo na ang dapat mamatay ay ako. Ngunit sa paraang nakikita ko, ang dapat mamatay ay ikaw. Bumilis ang tibok ng puso ng Kikiyou Heavenly Monarch, likas na nararamdaman na may mali. Bago pa siya makapag-react, biglang tumalikod si Zhao Baichuan at sinampal siya. Nanlaki ang mga mata ni Kikiyou Heavenly Monarch sa isang iglap, napuno ng pagkabigla at galit, pati na rin ang hindi paniniwala. Sa isang putok, sa ilalim ng palad ni Zhao Baichuan, ang kalahati ng ulo ni Kikiyou Heavenly Monarch ay nabasag sa kanyang dibdib, at ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay direktang sumabog sa alikabok. Binawi ni Zhao Baichuan ang kanyang kamay at tumayo roon, ang kanyang mukha ay kasing kalmado ng isang sinaunang balon. Sa mahigpit na pagsasalita, kahit na hindi gumaling si Kikiyou Heavenly Monarch mula sa kanyang malubhang pinsala, hindi siya ganoon kadaling patayin bilang isang 5th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, siya ay nagkunwaring mahina, hindi nag-aatubiling hayaan si Yu Shushan na saktan siya ng maraming beses upang manhid ang nervyos ni Yu Shushan, na iniipit ang kanyang pag-asa na balingan si Zhao Baichuan. Sino ang nakakaalam na nakipag-ugnayan na si Zhao Baichuan kay Yu Shushan at kasabwat siya, kaya nawala ang kanyang buhay ng walang kabuluhan? Gayunpaman, tulad ng inaasahan sa isang 5th grade Heaven Opening Realm, bagamat dumanas siya ng hindi na mapananawli na mga pinsala, hindi siya namatay ng ilang sandali, ngunit hindi na niya mapanatili ang Soul Subduang secret technique. Nakalaya si Yu Shushan at nakaharap kay Zhao Baichuan. Ngumiti siya at sinabing, "Salamat, Brother Zhao, sa iyong tulong. Masyadong magalang si Brother Yu." Bahagyang tumango si Zhao Baichuan. Bakit? Sa harap ng dalawa, si Kikiyou Heavenly Monarch, na kalahati na lang ang natitira sa kanyang katawan at kahit kalahati ng kanyang ulo ay lumiit sa kanyang dibdib, ay naghahabol ng hininga. Gaano man niya ito iniisip, hindi niya maintindihan na talagang nagbago ng panig si Zhao Baichuan sa huling minuto. Dahil ang mga tao ni Crimson Star ay nagnanais ng isang teritoryo, basta't tinulungan nila siyang patayin si Yu Shushan, natural na maaari nilang sakupin ang flying smoke hole. Bakit sila gagawa ng move sa kanya? Tumingin si Zhao Baichuan sa kanya at malamig na sinabi. Ang lupain ng Kikiyou ay isang magandang lugar. Gustong-gusto ito ng haring ito.